ito. Tuloy naman kami sa aming trabaho rito. Bira pre. Bira he. Yan po mga kaprobinsya, oh. Malapit na kami maglagay ng bubong. Ang problema dito, yung ulan. Purong sulong yung trabaho namin. Dahil po sa ulan. Kanina, maliwanag pa. Pero tingnan nyo po, oh. Mga ilang minuto lang yung nakaraan. Pero wala naman tayong makita. Yan po. Hindi na natin makita yung area natin doon, yung mga kubo natin. Pero pag walang fog, maganda tingnan. Sa mga nakaraang video po, nakapagpalipad tayo ng drone dito. At makikita niyo po yung view kung gaano kaganda. May puntahan kami si Kim Kim. Asa lagi daw? Ano eh? Are? Ano ba? Si Kim Kim yung tour guide dati. May pandayan dito ng mga karet at saka itak. At balak po natin na magpagawa ng karet. Yun oh, pag narinig na po. Pero maambon, hindi namin makita yung puntahan namin. Murag estimito na namo ni Ron kung saan kami dadaan. Stop. Sanay po si Kim Kim dito. Katulad din ni RR. Dalan gini daw. Mano-mano lang yung trabaho niya mga kaprobinsya. Pinuktok lang yung mga bakal para maging karet or itak. Kanina po, makita lang namin yung area, yung bahay. Parang malapit lang. Pero dahil sa daan na medyo hindi straight, padulog yung paangat, layo yapon ang resulta. Maraming nagtatanong sa atin kung wala bang mamasamang loob. Dito naman, wala naman tayong problema.
mga mababait yung mga tao dito. Dahil po sa lamig, yung sweatshirt ko dinoble ko para hindi tayo masyadong matablan ng lamig. Pero kahit doble pa yung suot ko, malamig pa rin. Apo, may kubo. Rinig na namin yung under ng kuan. Lower. Ah, malaki pala. Bayabas. Mahinog na bayabas, oh. Muna? Parang wala lang ni Kim Kim. Ah, baliwala lang niya. Yan po, yun po ang totoong usok. Walang fog dito, oh. Parang nakatago na. Makikita natin ngayon kung paano ginawa yung karet. At saka itak. Tugas, ha? Piu! Ka! Dumlangan lagi tekan dere! Apa na murug okay na dere? Oy, may hapon! Murug okay na dere? Di man kay... Ato, gayabon man, dere wak man! Dili ramulan! Okay lagi, oh! Akin, no, dito! Pwede naman kabugnaw. Kasi, yeah. Aircon magkitayo ng lugaraha. Ano sa may gigawa ni mo? Gawa ko ng sunda. Pagama kita ako po kakuha. Nga. Wala kayo muli rin na. Rawa, may mga muli rin na. So, ginahala ko mudalag muli rin ay. So, naman mga tag-iya na. Ah, kalagahan na pagkakalamon? Tagdok. Ka! Gaoy ko tagdok-dok ano eh. Ay, gumagaoy na po, iPhone. Oo, tuot sa. Ikahana gitong kutaw. Ay, pa, pitin ka rin. Muna yung steamer ay? Kakapun man ito ka ni po? Yan po mga kaprobinsya o. Naka-disturbo yung silang trabaho. Tinan niyo po yung mga bakal o. Ganito yung itsura pero gagawin lang itak. Maging ito anak. Inaari na o. Asa ito yung saluban ano eh? Ano eh? Maging ganito na. Ito pang kwan ko to, pang chop, pang taga ba karne. Papo kayo. Pero grandiro ni gusto ni ko mana. Oh, grandiro. Ah. Magpagawa sana tayo ng karet pero wala silang available na molye, walang bakal ba. So pag makabalik ko dito, magdala tayo ng molye para ipagawa natin sa kaila. Para pang kuha ng napier. Mano-mano lang dito ihaw yung putaw, isugba. Tapos yung blower, kamay lang, walang kuryente dito. Yung usama yan yung sunod? Usama yung sasa? Yung kapay. Ah, nanig kapay. Ah, pasabag. Parang pambot. Ito po, yung taga huyop ng hangin. Yes, yeah. Yan. Tapos ito. Muna isa ito yung kod. Ini. So, ini tuyok ane. Buhot na dire. Ha. Dina to. Paana. Ah, bisek asal apo, paingon. Anak. Ha. Ano? Ito yung madubila ba. Pag ikutin natin to, may lalabas na hangin doon. Maganda yung pagka-invento. Ayos. Ya mau balik lah mami ya sunod dere. Selamat guys kape ha. Oh ay. Di painumi kape dahil sa napakalabig na dito oh. Kanina wala pang fog. Yan oh. Pero ngayon. Wala na, nagyabo na.
Selamat po tayo. Ito tayo po kumulong. Ay, sunod na. Sunod na. Muda lang. Ari ko rin ako. Dalang pula. Wak may may pula. Ang stiwa po dito, yung bakal, isugba doon or iihaw. Tapos, pag murag maluto na siya, pukpukin ang maso doon. Hanggang maporma siya ng itak at saka karet. Ayos. Pero siguro po literada ano yun? Oh, unsa may gigama ka bay ane? Ako. Unsa may gigama po tao ra? Ano yun? Galon ba kung tinayon? Ah, galon. Ah, okay. Masira po siya. Okay, bearing. Nylon lang yung ginawang belt, oh. Automatic. Na yung mentor yun na. Pero dito siya daling madaot? Okay na. Ano ba? Okay. Kung mga belt. Dako ko ba itong belt? Mahal ko ba itong belt? Ayan, layo po siya. Di po pwede, kahit dako magkata yung mga nito. Ibuko sa pag high speed, ano yung kitaw ka rin sa? Mas katuyo ka to, pwede na gusto ka? Oo, parang hindi na hinayaan rin yung ulit. Gusto rin na tayo din. Oo. Ayos. Okay kayo? Yung pag may electricity, may kuryente, blower mo yung gamit. Ito. Yan, oh. Ayos kayo? Wala mo tayo, exercise ba? Ulbo kayo, oh. At yung pangatong bagol, bao. Bao ng niyog. Ayos kayo? Ya, pauli sa me? Salamat kita eh. Balik lang yung sunod. Ay, balik-balik kayo. Okay, yung po si... Maulaw na ako mo tawag papaan eh. Lulaw. Ha? Lulaw. Dili man ko, inaon mo ko lang eh. Ah, sa tawag ane? Sponsor sa kuan? Bunyag? Ninong. Ninong. Oh, pero matagal na, pero hindi ko yung nakalimutan. Mga mabait na tao to. Mabait na tao. Ninong Lume at Papa Lume at Mama Linda. Salamat kayo ha. Asa ta gidong katong na do? Ana, bumaba naman yung fog oh. Yam yam. Yam. Yam yam. Tuloy tuloy tuloy. Tuloy. Muna ito. Na. Wala tani. Hindi ko na alam kung saan yung daan. Kahina maglakad ni Yam Yam oh. Wala di ko Yam. Yung maanak mo Yam, iniwan mo lang sa kubo. Iniwanan niya yung mga tuta niya. Pero wala namang problema kasi yung mga tuta niya malakas na kumain ng kanin. Hindi sana namin siya pasamahin kahapon. Pero pumilit. Pero si Bingo naiwan lang doon. Ha? Balay nila dere? Oy. Di ba dito sa Pikas? Ilang balay? Ah. Dito pala yung bahay na ni RR dati. Yung area na to mga kaprobinsya, yung may-ari dati, yung mga magulang ni RR, pero naibinta na. At dyan po daw yung bahay nila.
Kaya pala, kabisado nila yung daan dito. Pati si Kim Kim. Kabisado. Ah. Pag andito tayo ng katira, wala tayong choice. Kundi tiisin yung ganito kalamig. Tapos halos araw-araw maglakad tayo. Lalo na pag may maalaga tayo, may mga trabaho tayo. Kasi yung ibang nanirahan dito, yung mga kubo lang ang andito. Pero yung totoo lang bahay andun sa ibaba. So ang ginawa po nila, tuwing araw lang sila pumunta dito para magtanim ng mga mais, gabi, or kung ano-ano lang, saging. Tapos pagdating ng gabi, umuwi doon sa bahay nila sa ibaba. Yan po ang sitwasyon dito. Katulad ni pare, may kubo siya dyan, may bahay, pero yung pamilya niya andun sa baryo. Marami po nagtatanong sa atin paano daw pag may emergency sa lugar na to. So no choice, tiisin yung layo. Pag may mga magkasakit, kayungan. Ups. At tapos yung mga bata na nag-aral, walang magawa. Lalo na pag wala kayong bahay sa baryo, no choice. Uuwi dito tuwing hapon galing sa paralan. Pag magkasakit tapos kaya lang tiisin, tiisin lang. Pero pag hindi na matiis, yan na po ang panahon na dalhin doon sa baryo. Tapos isakay na ang sasakyan papunta sa Mabinay or Baes or Dumaguete. Yan po ang sitwasyon dito. Lalo na pag yung mga anak, dati uso pa yung ano, yung may kumadrona na mananabang. Pero ngayon mukhang hindi na pwede. Hindi na pinayayagan ng mga doktor yung ganong sitwasyon. Kaya dati dito, pag ikaw ay mananabang or kumadrona siguro yung tawag doon, kilala ka pag nasa bundok ka nakatira. Umulan naman kanina mga kaprobinsya. So hindi po straight yung pagtrabaho namin dito sa kubo na pinagawa natin. Lalo na yung pagtabas ng kahoy, hindi pwede pag magtabas ng kahoy tapos palagi umulan. Time check, alas 5 ng hapon. Yan na po yung kubo natin. Yan, konting tiis lang. Malagyan na ng bubong. Pre? Hapit na presa. Hawak na yung kulang. Bukas, awa na. Pero ulit kahoy sa. Ya ini sampai pre? Oh sige pre. Okay, kah? Sige mau ulan pre sa? Ay, wala na akong sa ganing panahon. Pero gabay kulang pre, di na kita babasa ade pre. Ha? Ha? Ang taon, salamat kuno kayo sa mong pagtrabaho dito, dire. Sige na, kaya basig mo man eh, ato ning sige mo ulan, di man ta ka kwag maayo. Oh. Ta ka hakot aring kahoy kay di kagabas. Ba naman nag-angikan dito, gisog dyan nag-adaad ng kilid. Ah, kilid? Oo. Sige na. Hayang, kayo dito lang kayo magmula. Okay. Inulan na kami mga kaprobinsya, oh. Balik kami doon sa aming tinutuluyan. Maulan, yam-yam. Asap ka pa ulit na, Chow? Ha? Asap ka pa ulit na, ay? Tumikom? Pagkabot ang lahat. Adol, ha? Gaw! Saan ka? Hindi na. Ka? Wala tayo masyad niya ron?
Ah, wag ko na ubahin eh. Nga. Ha? Ah. Ato junior batong chupilo. Yeah. Yung batong kita ka bait. Kabalo ka na ako dire, wag gayon ko di mudad eh. Nurod nang panahon. Ah. Og balay ta, kita mi mo ani to. Ah, sige good. Tugnaw na. Tugnaw na. Nakahanig ya gitugnaw. Nay mo dito gani. Ka. Asan dala pre? Tanong tayo lang tanong dito kasi iba yung daan na dadaanan namin. Shortcut lang kami. Minsan andun kami dumaan oh, umikot kami doon. At ngayon, street lang. Paglisod na ba? Pero problema, wala kaming makita. Dahil sa fog. Pero yung bahay namin na pinagawa, konti na lang yung kulang mga kapapinsya para maka para malagyan ng bubong. Pag may bubong na, wala nang problema. Kahit ang ulan, pwede naman tayong patuloy sa pagtrabaho sa ilalim basta may bubong na. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Ah. Lingaw naman tayo nito, pre, may isa pre. Di naman kita ka Gutman ano eh. Yan po yung maisa ni pare oh. Pero natamaan sa hangin pre. Pagkadulas yung daan. Op, 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 op. Dalaga noon. Op. Dalaga noon bigod. Para wala sa bagitso. Uy. May mga bagyo bits oh. Okay. May pagpapaangay pre oh. Tingnan niyo po oh. Napier na lang yung ginamit nila oh. Para kapitan ng bagyo bits. Parang sumakit yung paa ko. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na sinumahan niyo ako sa aking project dito. Kahit maulan, maaraw, matarik yung daan, madulas, at hindi na magtiis yung nanay ni pare sa bahay nila na bulok na, lalo ngayon na palaging umuulan, tiniis nila. Pero mga isang linggo na lang yung tiniis nila o dalawa. Dito po pag matulog kami napakalamig. Dubli-dubli yung gamit natin, yung suot dubli-dubli para hindi tayo matablan ng ginaw. Saan naman sana pre? Anong klaseng daan naman yan? Yam! Yam! Dandahan lang yam! Yam! May napapansin kami ni Yam yung mga kapabinsya. Parang hindi siya makakita. Kapit ka mayam! Jump! Jump! Oh! Yeah, pre? Ano na ba, pre?
dito po mga kaprobinsya, kinatatakot ko pag dumating na yung gabi. Kasi minsan po sabi ni pare na pati yung sahig mabasa dahil sa fog. Yung mga kumot, yung banig, lahat-lahat, basa lahat, basa magkaroon ng ulan at saka fog dito. At hindi ko pa naranasan yan. Kaya pag ganito na yung panahon, na wala na kaming makita tuwing hapon, parang kabahan ako. Baka maranasan ko yung sinasabi niya na basa lahat yung sahig, basa yung dingding, yung mga kumot, yung mga nilagay sa gilid, basa lahat. Ang natitira yung tuyo, yung hinihigaan lang or yung katawan lang natin or yung mga damit na nasa aming katawan. Yan lang po ang matirang tuyo. Napakahirap pag mangyari yung sinasabi niya. Hindi tayo makatulog ng husto dahil sa sobrang lamig pag ganun yung sitwasyon. Break nih. Wah, naik break. Kaprobinsya. Kailan na po? Yung ulam namin, oh. Adobong pato. Gamos, bulag. Saka lauoy na malunggay. Nabalik man sa pabulit. Ano? Nagkakalit. Okay, ah. Gamos po ang tiradahan, oh. Darara. Tasa. At tasa po. Wow, kaya lang tasa. Napaka wow. Ate. Lord, okay, salamat sa pagkain. Parang may ice yung pan namin dito, oh. Tubig. Napakalamig. Pero may mainit na sabaw. Ah. Ayos. Ayos kaya. Mm. Sige, sige. Sige, be. Tanak, be. Pawalas ko, anak. Pawalas tunaw. 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 Long distance na, Joe. Ulan jam shot, ah. Gahantos ka lang ba? Luso. Oh,
tulung ang abap ko eh. Hindi ko bagay mo rin. Ito sa gabi daw, basa pa yung sulod daw? Basa. Basa yun. Bingo yung umiyak kahapon. Gusto sumama. Ay mi bukay robre na tigulan dre sa. Na na to dre. Lanjot. Bawal magigig. Bawal kiniti. Tindog naman siya. Tindog. Tindog. Tindog.